Konnichiwa, minasang, or hello everyone, this is Jimmy in Japan. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo itong video na nakuha ko or kinuwanan ko nung sakura blooming or sakura sighting dito sa Fukuoka Ken. So dito makikita nyo, there is a monkey named Tayo. Tayo-kun ang pangalan niya. And meron siyang mga gagawing performance dito. So panoorin lang natin yan. And habang nagsasalita si ate dyan, nandyan lang kami watching sa Gedli, no? So let's enjoy watching muna, okay? So makikita nyo, no? Marami rin namang nanonood sa Gedli. And after that kasi, meron dyang mga patrick-trick tong si Tayun, no? So meron siyang mga props din na ginamit dyan. So makikita nyo yun, ayan ha. So inutusan na siyang umupo ng kanyang trainer. And then magsisimula na sila. So translate ko yung kaya ko matranslate sa sinasabi niya dyan. So sabi niya, kailangan daw dyan na palakpakan daw para parang maging parang mag-boost siya na magpakita ng talento niya. So palakpakan daw para sa kay Tayo, no? So ayan na, palakpakan na nga. Sabi nga. So magsisimula na sila ng kanilang tricks. So makakatuwa din kasi syempre, no? Talagang natitrain din talaga yung mga animals para makagawa ng mga tricks. O yan, nagbow na siya. Nagbow siya kasi mag-start na sila. Ang galing, diba? Yan yung pag-respect or pay respect, diba? So mag-start na sila. So nagbow. Ang galing ng monkey. Or saro sa Nihongo or Japanese. Saro. So ayan, pinaupo na siya. Mag-QK daw. Ibig sabihin mag-rest muna. Ayan, pin-repair na ni ate ang kanyang props na ginagamit nilang dalawa. Okay. So tingnan nyo kung anong gagawin niya. Yun, tumalun na nga ang ating bida. At tuhan-tuhan siya. Kanyang pantalon. So ulitin nila. Whoop! O, di ba? Very good naman siya. Si Tiny. Ang layo ng tinalon niya. So naglagay pa ng isa pang props yung kanyang trainer. At gagawin niya pang tatlo yan. Tatlo. Sabi niya ganyan. Hindi daw. So ilalayo niya yan. Okay. So ang layo, di ba? Pwede pala itong sa high jump eh. Or long jump pala, long jump. Pang long jump siya. Tignan natin kung magagawa niya nga ba. Oo, oh, nagawa niya naman. So dito nga para sa video na to. So naka-fast forward na siya. Kasi masyadong matagal to eh. Mahaba siya. So naka-fast forward na siya. So ayan, yung next trick niya is meron na siya nga nabang stick na to. May stick siya na ginagamit. Dalawang stick. Isang mababang stick to. Na mag-partner, no? Yun, oh, ginamit niya, tumalun siya. High jump naman ang laro niya dito. Oh, diba? Patalon-talon lang.
habang nakatungtong doon sa dalawang stick na yan. So ayan, kinuha na naman nung trainer niya yung dalawang props pa. So dudugtungan niya, papataasin niya yan. Oha, ayan, dalawa na. Kaya niya kaya? Kaya kaya ng ating bida na talunin niyan habang nakatungtong sa dalawang stick. Naalala ko nung bata pa ako sa Mindoro, ang tawag dyan is tayangkad. Ewan ko lang sa ibang lugar, no? Hindi ko lang kung tama pa nga ba yung pagkaalala ko. Op, ayun, tumalun siya pero natumba niya. Natamaan niya, sabi niya. Ah, hindi daw kinaya, sabi niya. Or hindi niya nagawa. Kumbaga nag-fail daw sa unang talon, sabi ng trainer dyan. Tapos, kini-cheer niya, sabi niya, isa pa daw, isa pa daw. Magagawa niya kaya? So, ayan na. Natito na. Whoop! Okay, nagawa niya. Sabi niya, giri-giri. Parang almost na. Almost tatamaan daw, sabi niya dyan. Giri-giri. Muntika na, kumbaga, sabi niya. So, tuwan-tuwa siya. So, tuwan-tuwa din yung mga tao. Kasama na ako dyan, syempre. So, na-impress naman sa ginawa ng ating bida na si Taiyun Kun. So, pinaupo muna siya. QK daw or rest muna daw. So, ayun na nga. Sa pagkakaalam ko, no, before, tayangkad eh. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag dun sa dalawang stick na yun na inaapakan. Hindi ko rin alam kung tama pa ba yung pagkakaalala ko kasi matagal na panahon na. So, wala naman ako nakikitang gumagamit yun sa Pilipinas or doon sa lugar namin. Ayan na nga, at kinuha, oh, may mga batuta. At kinuha na kanyang trainer yung gagamitin niya pa, isa pa, last trick na to. So, mas mataas na, mas matangkad yung stick na gagamitin nila. Oh, parang double, triple ata nung maliit niyang stick na ginamit nung una. Tingnan natin kung magagawa niya ba yan. At, ang magaling dito, no, siya yung hahayaang mag-pick up ng stick. Eh, ang laki niya, kumbaga mabigat siya para sa monkey, diba? Kasi ang liit lang ng monkey. Pero siya yung magpipick up niyan. Hindi siya tutulungan ng trainer niya. Kaya niya ba sa palagay niyo? Tingin niyo ba? Magagawa niya kasi nakunin yan. At paano siya tutungtong dyan? Tingnan natin. Panoorin natin. So yun, may dalang basket si ate. Ibig sabihin yan, syempre donation, something like that. Nga naman. After ng performance nila. May kapalit yun, parang karheta, parang gano'n. Or calling card, or something like that. About sa kanila. So, ayan. Getting ready na siya. So, ayun, oh. Nakuha niya yung stick, no? Nadampot niya. And, ayun! Ang galing niya, di ba? Sinalun niya lang. Ayun, ayun. Nakakatawa siya kasi kumuha pa siya ng bulaklak ng sakura tapos kinakain niya. Eh, yan yung part na kumuha siya ng bulaklak ng sakura sa nilagay niya sa bibig niya. So, pinagalitan siya ng amin dyan. Ng trainer. Magaling din yung trainer. Siyempre, yung pasensya, diba, sa pagtuturo. Hindi naman kasi yan. Bata nga, mahirap turungan kapag maliit pa eh. Lalo na ito, diba? Monkey. Nakakatuwa lang din dito sa Japan kasi may mga ganyan.
makikita mo kapag may mga events sila. So, hindi mo naman kailangan magbayad ng mahal. Donation lang, makakapanood ka na ng ganyan na halos parang libre na rin, diba? So, yung lugar na yan is Nishikoen siya. So, isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Fukuoka. So, ayan. Natapos na sila sa kanilang performance. At very good naman siya, syempre. Syempre, nung start, nag-bow sila. Ganun din sa kahulihan, syempre. Pag nag-pay respect ulit or thank you, ayan, nag-bow ulit sila. So, I hope nag-enjoy kayo sa mahabang video na to, no? So, 11 minutes yun. And hopefully, panoorin nyo pa yung mga iba kong videos dito na ipopost at mga nakapost. Mata ne!